In season ngayon ang prutas na ito na bago kainin, kailangan munang tanggalin ang mabalahibo nitong balat, sipsipin ang manamis-namis nitong katas o hindi kaya ngat-ngatin ang laman na nakadikit sa buto nito. Ito ang rambutan. Kung dito sa Maynila bibilhin, hindi bababa ng 100 piso kada kilo. Pero sa tahanan ng pamilya Hernandez sa Taysan sa Batangas, libre lang. Sakto at ang puno ng rambutan ni Betty, maraming bunga. Ayun po, halos 10 years na yata yun. At natuwa kami at ngayon lang bumunga. You're the Son, the Holy Spirit. Amen. Pero ang pamilya napalunok sa kaba. Nung kumain kasi ng rambutan ang apo ni Betty na si Cassie, aksidente nitong nalunok ang buto na umara sa kanyang lalamunan. Narinig ko na lang po yung tatay at yung mami, sigaw-sigaw din ni tita, tita, si Cassie, naluugan, tulungan mo ako. Sabi ng mama, anak, anak, lunokin mo. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo kami. Yun lang, sabi ko. Prutas na napapanahon, rambutan. Pero mga nanay, alalay lang sa inyong mga anak. Dahil ang buto ng rambutan, pwedeng maglagay sa inyong mga anak sa peligro. Ang 6 na taong gulang na si Cassie, paborito raw talaga ang rambutan. Basta pag nabili ako noon, may rambutan, nagpapabalak lagi yun sa amin. Hapon itong August 11, si Cassie nang hingi ng rambutan sa kanyang lola Betty. Sabi ni Cassie, dadala ko si mama. Yung anak ko dumating, nilok daw si ate niya. Ayaw daw, hindi kami binigyan. Tinikman ko, maasim naman yan anak. Hindi kaya, masarap kaya, sabi niya. Pero sa gitna ng pagkain ni Cassie ng rambutan, bigla siyang nabilaukan. Ang narinig ko lang, mama. Ang antigas po ng pagbigkas sa akin na parang iba ang busis. Yung rambutan, yung buto na nalunok. Taranta na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo kami. Yun lang, sabi ko. Nasawa ko, dinapik niya na hindi naman malakas. Baka kumabali ang buto ng bata. Hanggang ang tiyahi ni Cassie na si Janice, sumaklolo na. Ginawa ko yung first aid na alam ko, Heimlich maneuver. Pero dun sa pa-fourth time na pag ano ko, wala na sining. Ano na siya, parang unconscious na. Sinakay na namin siya, ambulance shot. Putlang-putla na sining, tapos maitim yung loob ng bibig niya. Pagdating sa ospital, kinailangan itong i-intubate. Kung hindi mo agad maalis, ay mahirap pag tumagal yun ng mga 2 to 3 minutes, wala ka na. Ang brain cell is namamatay. Ang buto ng rambutan na bumara sa lalamunan ni Cassie, agad nakuha. Ang saya namin, at is na kami. Pero ang bata, hindi na nailigtas. Wala nang tibok ang puso. Wala na talaga, flatline talaga. Hindi ko maintindihan ang pagdaramdam ko ng sakit. Hindi ko sukat akalain na mangyari pa sa napakaliit ng buto na naging dahilan ng pagpanaw niya. Magpahanggang ngayon, si Rodel hindi matanggap ang sinapit ng kanyang bunso. Pagbalik niya tuwing hapon, lagi may pasalubong kay daddy. Sabi ko eh, ba't baga pinapasalubungan mo pa ako eh, iyo yan? Eh sabi, love na love kong daddy ko eh. Tapos ayakapin niya ako. Ay, talagang pinalalo. Diyos na malaking awa, gawin mo kami mabuting bata, ilistas mo kami masakit at masama. Salamat po sa iyong alaga at sa iyong mga biyaya. Tulungan mo po si ama at si ina. Amen. Alam kong nasa mabuti na yung kalagayan niya. Ang ina ni Cassie na si Marivic, nagkaroon pa raw ng premonisyon. That time na tumawag kayo na sinasabi nga na i-feature yung story ni Cassie sa KMJS, siniko ni Ineng yung mama niya. Sabi, mama, napanaginipan ko yan na si Cassie nasa KMJS. Parang naano kami, ano yun, ba't ganun? Sana hindi ko na lang po binigyan. Sabi ko, sana hindi ko na lang ikinuha kasi magpilit humingi. At baka ngayon buhay pa siya. Sakali mang bumara ang buto o anumang bagay sa lalamunan, alam niyo ba kung
kung ano ang dapat gawin? Tayo ay pupwesto sa likod. Yan, gamit ang ating mga kamay. Isara natin ang kamay. Tapos ang posisyon, dalawang dalire mula sa pusod. Tapos ilagay natin doon sa ibabaw yung ating closed fist. And then i-close natin. Tapos inward-upward motion. Uulitin natin ito hanggang sa matanggal yung nakabarang object. Maaari natin gamitin ang 911 or tumawag sa Red Cross 143. Karaniwan po yung ating pong tuklapin na variety ay naghihiwalay po yung kanya pong laman doon po sa kanyang buto. Ito po yung pinaka-safe na ipakain natin sa ating mga anak. Hiwalayin lang natin yung kanyang laman sa maliliit na parte bago natin po siya ipakain. Samantalang yung supsupi naman po ay magkaiba, hindi po naghihiwalay ang kanya pong laman sa kanya pong balat. Nitong Huwebes, si Cassie inihatid na sa kanyang huling hantungan. Ang puno naman ng rambutan sa bakuran ni Betty, kanila nang ipinaputol. Iniisip ko po, kung patuloy siyang mabubuhay, parang maalala lang namin yung pagkawala ng aming apo. Masakit lang talaga sa dibdib na nakikita ko yung pag hindi niya pinutol. Gusto ko bang sabihin kay Cass? Aba. Hindi ka nang love na love ka rin ang dali, siyempre, alam mo yan. Magulang at mga nakatatanda, bantayan hanggang sa kanilang pagkain ang mga bata. Dahil ang maliliit na buto o kahit paanong bagay na pwedeng bumara sa kanilang lalamunan, pwedeng mamunga ng napakalaking problema. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.